Pag sinabi natin rock star teacher, ma'am, ano ibig sabihin? Rock star! Masaya, di ba? Yes. Yes, masaya. Ma'am, rock star teacher. Ito si ma'am, pabrik ko, estudyante. Estudyante ko siya, ECE. Tama ba? Extend your concern. That's a rock star teacher. Alam niyo yung din namin ng criminology? Ang dami niya estudyante, nagugulat ako sa kanya. Kabisado niya po, pati middle siya ng estudyante niya. Tayo ba, nalaman natin kung sino yung nag-birthday ng July, noong August? Alam ba natin ngayon, any given time kung ilang estudyante natin, ilang ng male, ilang ng female? Yes! Wow! Diba, gusto-gusto natin nakalagay? Male, female. Flower, tsaka ano pa isa? Ha? Pink tsaka blue. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Tama ba na laging ang girl pink? Pag boy blue, gender and equality. Ganito po mga teachers, ha? Ganito. Tayo po, pagpasok natin, ha, sa classroom, meron na tayong isang malaking mundo. Mundo natin yun, eh. Nandun yung mga principles, theories, and everything. Yung tinuro sa atin, dala-dala natin. Okay? Pagpasok nyo po sa classroom, yung estudyante nyo, meron rin sa sariling mundo. Yan. Eto. Roster teacher, hindi na natin sinasabi ko, ha? Teachers, yung susunod ko po sa webinar sa Balanga po, ang gusto niyang topic ay teacher of the 21st century. Sabi mo, ba't mo naman gusto si teacher of the 21st century? Ma'am, kasi, meron lang po kasi mga bagay na tingin ko hindi na dapat ginagawa ng teacher. 21st century na kasi, hindi na dapat sinasabi ng mga teacher. Kasi sabi ko, ito sundin ko, kasi ikaw na yung magbabayad sa atin. So, ang topic niya, 21st century. Mga bagay na hindi na dapat sinasabi ng isang rockstar teacher. Alright? Hindi na po sinasabi yan. Magpasok mo, be quiet. Listen, don't be noisy. Hindi mo na sinasabi yan eh. Ha? Sabi ni Ma'am, ano sasabihin ko, Ma'am? Eh, sasabihin ko, Ma'am? Bawa na sabihin yan. Alright? Did you know that? Magpakita ka agad ng pinakamalaking apo pagdating mo. Di ba? Sabi mo sa kanya, kung meron akong limang apo dito sa kanan, limang bayabas na malalaki sa kaliwa, sa mga bibig, meron akong? Sana. Meron ako! Sana. Mali. Malaking damay. Yun! Meron akong dalawang malalaking damay. Show something. Say something interesting. Sabi nyo kanina si Benton gusto nila. May attention? Huwag yun na silang isa-isain! Eto na isasabi mo sa kanya. O, oh, Alan, gusto mo ba? Yes. Di ba mother tongue naman po tayo? Sangayon ka ba? Ay, hindi ka naman nila yan eh. Nagaling ito yung mangyayari. Anong gagawin natin? Tanungin mo na agad, sasagot na siya agad. Meeting two birds in one shot. Yes. Yan. Tama na po yung alphabet? Hindi po. A, B, C, D. Matagal akong biktima niyan eh. Ano po ang pilito ko? Suma. Suma? Mula po nung grade 1 ako hanggang high school, round 4 po ako. Katabi ko po yung mga palisdas pa ni teacher. Ayaw pong itapon yung mga Manila paper, warak-warak na. Eh, pareho kong letter S eh. Tapos pagkaras yun na ng Nutriban. By the way, sino po yung nakaabo na Nutriban? O yun, ano ba yun? Diba? Ay, sino ba? Pero ayan na sila, sabi mo. Eh, ba't ba kayo ngayon nakaupo ayon sa inyong kaustuan? Tama? Ayun yung iwalay, di ba? Kaya nga kahit ng seminar kayo isang buwan, alam pa rin kayo nakilala eh. Bakit? Eh kasi mga siya may gusto ko kasama eh. Don't argue with your students. Lalo na yung grade 6. May grade 6 po? Yan. Medyo malalaki na sila naman. Grade 6, grade 5? Huwag na kayo pala yung pag-argue. Hindi na puso yan. Matatalo po tayo minsan. Minsan yung kinakatalo natin mga teachers eh. Kasi sinasabi sa mga teachers ko sa Asia, pag may magulaw, huwag niyong harapin. Huwag niyo rin ituro sa akin. Meron po ako isang na-experience. First time kong principal sa basic ed. Yung kasi principal talaga. Wala akong assistant. May isang magulang. Di naman tayo pinauwi yung bata, man. Kaya na tinanong yung ID. So, ginawa ng bata, uwi na. So,
po isang umiyak. Siyempre, pag umiyak yung ano, yung nanay naman, parang mas masugod. So, sabi mo, assistant mo, ma'am, di ba nag-anap na yung sino? Magulang, ganun na sabi mo, wala ako. Sabi mo, yara mo muna, siyempre, hindi po, nagwawala na po ito. Naba ako? Malayo pala ako, nandun siya. Sabi niya sa akin, tumatakbo siya pa, lapit sa akin, ako naman. Sabi niya sa akin, are you the principal? Malayo pa, ha? Sabi ko, yes ma'am, I am the principal. Sabi niya ganito, I am doctor, doctor daw siya eh. Hindi pa akong doctor, kaya lalo akong tinapos sa mga PhD. Hinahanap ko siya ngayon eh. Hindi ko pa masabi, tapos lang ako nun ng 42 units. Kaya pag yung MA nyo, PhD nyo, PT, hindi mo rin masabi. Tama, hindi mo rin may pagmalaki eh. So natigilan ako, hindi ko masabi kahit taga Miriam ako. Tapos na ako ng kompre, hindi ko pa pagmalaki kasi hindi pa ako tapos. Kaya may nag-break sa Facebook eh. Ah, saan ka na? I am now a doctor. Sabi ko, ma'am, dito po tayo sa pag... Ayoko, dito tayo mag-usap. Sabi ko sa kanya. Mahirap. Mahirap ang ipag-argue. Pinapayaan ko lang siya. Saan tayo sinasalita? Sabi ko, ma'am, pwede na po tayo mag-usap. Ayan. Kung may saan tayo student natin, ayan lang natin sila. Kasi nag-effort sila eh. Mamaya ko sinabi niya, ayan ko na. Siya tuwag ko ano sa sinabi niya eh. Hindi naman siya nag-mura, ayan ko siya. Kasi nag-import siya. Sabi natin kanina, iba yung mundo nila, iba yung mundo natin. Pag tinanong ko sila, ano yung masarap gawin? Asan ko maglaro? Ikaw naman gusto mong marinig pag-aaral mabuti? Ayaw nga nila yun! Ma'am, bukas tatanoyin mo sila. O, sino yung nagbasa? Siyempre, hindi sila nagbasa, di ba? Bawal nga eh. O, sabi ng DepEd, bawal may assignment na? Hindi. Sino nagbibigay ng assignment pa rin? Don't break your own rules. Consistent tayo, di ba? Consistent tayo. Hey, consistent tayo kung ano yung gusto natin. I don't know, if you have your own rules. Sa ibang classroom kasi, baka nakalagay niya yung mga rules yun, di ba? Mamaya, tatawin natin sa sarili natin. Tama ba mga rules ang nakalagay dyan? Kasi may mga klase, bawal, wag. Yung bata, nakaupo na rin siya. Kasi ang room niya, puro rules. Ang kulang-kulang kone, too much po yan. Huwag tayo masyadong, you know, pagsalitain mo sila, kaya mamaya, pag alas-tres, may hindi na yung ulo natin. Pag alas-sik, wala na, hindi na tayo sasalita. Don't talk too much. You ask questions. Nasabi ni Socrates, the intelligence of a people, of the person, is how to ask questions and how to answer questions. Ayawin po kayo magtanong, then let them ask. That's stimulating their brain. You ask more questions. Don't be a friend. Huwag yun na yung mag-coffee. Una-una, kayo pa yung magbabay. But just be friendly to your students. Teachers, huwag na po tayo namamaya inside the classroom. Alam niyo yung mga estudyante nyo, bago makapasok, marami na rin pinagdala niyan eh. Napagalitan na naman wala, napatukan na ni Kuya. Nag-igip na yan, naglapaso na, naglaba na, nagsambay. Magdating sa inyo. Ha? Galit-galit na pa rin. Saan napupunta yung estudyante? O, punta na lang sa bukid. Lahat galit. Tapos galit, pinagalitan na siya eh. Hindi mo nga alam, di ba nagalusan yung bata? Ayan. Wala tayong makipag-argue yung back of your student. And last, do not give up. When I was in grade 6, meron po isang teacher, nag-give up na sa akin. Grade 6 pa lang ako, tinalingan niya na po ako. Ang sabi niya sa akin, hindi ka makapag-college. Nag-give up na siya agad. How does it happen? Grade 6 po kami. Row 1, row 3, row 4. Di po ba, row 4 ako. Meron kami subject na practical arts ang tawag. Yung gumagawa ka ng walis at dustpan, magano'ng-ganong na. So, walis dustpan. So, gumagawa kami, magka-graduation na. Nag-aaral siya sa amin kasi hindi kami lalagawa ng walis at dustpan. Di ko lang, nakasubmit ako, masura ako, ano man. Sabi niya sa amin ganito, kayo sabi niya, hindi niyo inaayos yung paggawa ng walis at dustpan. Darating ang araw, eto yung kakabuhay niyo. Magtitinda kayo ng walis at dustpan. 40 ha, take note, kasama po ako sa top 10 ha. Pero eto po yung masaklap. Ang sabi niya ganito, anin lang sa inyo makapag-college. Tumayo po siya. Hindi ko malilimutan yung senaryo na yun. Tumayo siya. Nagbilang siya, anin.
1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang rotulized. Yung kami, Rory Rock, hindi niya napinansin. Sabi ko, sir, hello. At sabi niya, itong anim lang na to, mga pagkarits, kayong lahat, doon niya lang sa tumingin sa amin. Kayong lahat, hindi makapag-college. So, lumabas po siya ng bahay. Paglabas siya ng bahay, nasa loob po niya po isang matanda. Sabi ng matanda sa kanya ganito, bibigyan kita ng isang bagay na makakapagpabago sa iyong buhay at ikakayaman mo. So, pagkarinig niya ng yaman, di ba tayo, kaya kami sa naloloko tayo ng mga networking, sino gusto mong yumaman? Kapo naman tayo, di ba? So, dahil siya natin yung yaman, kinuha niya po yung box. Nung magpapasalamat na siya doon sa matanda, pagliko niya, nawala yung matanda. So, ginawa niya, umuwi pa rin siya. Pag-uwi niya, binukas niya po yung box. At ano po yung nakita niya? Isang napakagandang vase. So, sabi niya sa sarili niya, paano ba ako yayaman at mababagong buhay ko sa vase na to? So, ang pinag-isipan niya, nilagay niya po muna yung napakagandang vase sa table. Okay? So, isang araw pag-isip niya, ang ganda ng vase na to. Pero mas maganda to kung meron siya mga bulaklak. So, lumabas po siya ng bahay, kumuha siya ng mga bulak-bulaklak at inilagay niya. So, kinabukasan, binagmasdan niya ulit. Sabi niya, ang ganda ng vase na may bulaklak. Kaya lang, yung paligid niya puro agaw at madumi. Siguro mas gaganda to kung lilinisin ko yung paligid ng bahay ko. So, lilinis niya. So, kinabukasan, nakita niya ulit. Sabi niya, ganda ng vase na may bulaklak at malinis ang paligid. Siguro mas maganda to kung may kortina. So, kinang tinahan niya. So, maayos na po lahat. So, nung linggo, nag-ano siya, nag-iisip siya, maayos na yung bahay niya. Sabi niya, wow, maganda na yung bahay ko. Maganda yung vase and everyday, may kortina. Isa na yung problema, wala akong pera. So, ginawa niya po, nag-apply siya ng trabaho. At nag-apply siya ng trabaho, nag-ipo siya. So, in other words, sabi ko lang story short, nag-isip siya sa umaga, nag-apply sa terrace niya. Maganda na yung bahay niya, at mayaman na siya. Doon niya naalala siya namin ng matanda. Ano sabi ng matanda sa kanya? Bibigyan kita ng isang bagay na makakapagpabago ng buhay mo at gaya mo. Doon niya naalala, that's the vase. Sa atin lahat mga teachers, sometimes we need one vase to change your life. Sometimes we need this vase. Ano ba yung vase na yan? You go back to your family. You go back to your students. You go back to your dreams that will change your life right now. So teachers, may this morning you find your vase to change your life. Thank you very much.